Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon namay, inihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan na ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami sa mga Kristiyano na sinulatan ni Pablo ng kanyang liham sa Roma ay mga pagano, mga hintil at noon namumuhay sa kasalanan dala ng hindi pagkakilala sa tunay na Diyos. Ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan ay hindi nakakatulong sa kanilang matuwid na pamumuhay. Alipin sila ng laman at ng mga masasamang hiling ng tao. Wrong faith brings along with it wrong moral life. Ngayon natanggap na nila ang tunay na Diyos at ngayon na natikman na nila ang natuwid na pamumuhay, hinikayat sila ni Pablo na balikan kung ano ang napala nila nung alipin pa sila ng kasalanan. Naging masaya ba sila? Naging masaya ba ang buhay nila noon? Hindi naman talagang nagbibigay ng tunay na kaligayahan ang kasamaan. Ang buhay na masama ay nagdadala ng kasamaan. Maggulo ang buhay nila noon at kung hindi sila nabago, magdadala ito sa kanila ng kamatayan. Ganyan naman talaga ang abuse at misuse ng ating katawan at ng mga bagay sa mundo ay nagdadala sa sakit ng at kamatayan. Ang pag-aabuso sa droga, sa pag-iinom, sa pagkain ay nagdadala ng sakit ng karamdaman. Pati na nga ang pornography, ang katamaran, ang galit at sama ng loob ay nagdadala ng karamdaman at bandang huli ng kamatayan. Kaya tinanong sila ni Pablo, ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na yon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Pero iba ang taong matuwid. Iba kung tayo'y alipin na ng Diyos. Ang kinauuwian nito ay kaligtasan na nagdadala ng maayos na pamumuhay. Magdadala ito ng buhay na walang hanggan. Mahalaga na tingnan natin ang consequences, ang kinauuwian ng uri ng pamumuhay natin.
Huwag lang tingnan ang ngayon, kasi ang ngayon ay lilipas. Tingnan ang hahantungan nito. Nung ako ay seminarista pa, may mga panahon sa seminaryo na kami ay may mga free time. Anong ginagawa ko sa aking free time? May mga kasama ako na kapag free time, sila ay naglalaro. Laro sila ng laro. At magagaling sila sa basketball at sa football. Palaging nagpra-practice. May iba naman na sa free time ay tumutugtog sila. Naging magaling sila sa gitara o sa paglalaro ng organ o ng piano. Ako, ang pinili ko ay magbasa. Ngayong matanda na ako, natuwa ako na pinili kong magbasa. Marami akong nalaman. Lumawak ang aking interes sa mga bagay. Hanggang ngayon, napapakinabangan ko pa ang aking natutunan noon, ang aking nabasa noon. Yung magaling mga maglaro, hindi na sila nakakalaro ngayon. Patanda na sila. Kaya sa ating mga choices, tingnan natin na ang pangmatagalang resulta ng ating ginagawa ngayon. Sabi ni Pablo, kapag alipin ka ng laman, kamatayan ang dadalhin nito kasi ang laman ay mabubulok. Kapag alipin ka ng Diyos, ito'y magdadala ng buhay na walang hanggan. The choice is ours, and the consequences will also be ours. O Banal na Espiritu, gabayan mo ako sa mga pinipili ko ngayon. Tulungan mo ako na pumili ng mga gawain o ng mga ugali na magdadala ng buhay at hindi ng kamatayan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.